And alam ko mga kumare, lahat tayo nagtatabaan. And mga braso de Mercedes ko. Good luck, good luck. Welcome back to our YouTube channel. Hello mga kabayan, ate, kuya, ma'am, shibe, shi, lahat kayo kumusta? And kung kami naman ang tatanungin nyo dito sa Italia ay sobrang okay and sumusunod lang kami sa batas and lagi kaming nasa bahay, nagtitiis. Sana matapos ng lahat ng to. Anyway, so ayun, back to the topic. Nag-apply kasi kami itong bonus na to o ayuda ni Mayor. Since maraming nagme-message sa amin ng mga kaibigan, mga pinsan, na sinabi na, oh, bakit hindi nyo mag-try na mag-apply dun sa tulong ng gobyerno. So, nag-try kami, nag-email kami, and then tumawag sila sa amin isang beses. Then, after nun, sinabi nila na tatawag ulit sila. And then, the next call, in-interview na kami. Ayun, yung in-interview. Ayun, i-interviewin ka. Hindi naman basta-basta bibigyan ka ng bonus or ng pera or ng pagkain. Syempre, titingnan nila kung ano yung status ng pamilya nyo. Si Kit, yung asawa ko, ay nawalan siya ng trabaho, pero pa-utik-utik. Ano bang tawag na term? Ano bang term doon? Halimbawa, sa isang buwan, nung last month, nagkaroon siya ng siguro 1 week lang siyang nagkaroon ng trabaho. Actually, yung trabaho nila, yung pabrika nila ay bukas pero binabawasan lang yung oras ng pagtatrabaho ng mga trabahador. So, sa madaling salita, hindi full yung trabaho ni Kit. And then, ako naman, wala akong trabaho and meron kaming dalawang kids. So, feeling namin, pasok na pasok kami, di ba? Tumawag sila morning, umagang-umaga yon. And then tumawag sila bagong gising pa lang kami kasi medyo umaga, I think 10. Late na rin kaming gumising kasi nga, 'di ba? Syempre, wala namang ibang gagawin kundi matulog, kumain, whatsoever. And then ayun, tumawag sila. And then after noon, sikit na 'yung sumagot kasi telephone number niya 'yung binigay niya and siya na rin 'yung nag-apply. And then hindi ko naman kasi siya na briefing bago tumawag na hindi naman sa magsisinungaling. I mean, dito sa Italia, kailangan maging honest ka kasi alam nila lahat ng ginagawa mo. I mean, kahit saan naman lugar, di ba, kailangan mong maging honest, guys. So, ayun, tinanong siya kung magkano sweldo niya, kung may trabaho nga daw ako kasi nakikita doon kung ilan kami sa isang pamilya. And then, ayun, sinabi niya na wala akong trabaho and eto pa kasi medyo masungit si kuya. Yung, hindi naman sa masungit kasi unang tanong niya, bakit ka nag-a-apply or bakit ka mag-a-apply dito sa bonus na to? So, si babe parang, ha? And then, sinabi niya, naging honest si babe, sobrang honest niyan. Promise, sobrang honest niyan lang. Basta sinabi niya na medyo nahihirapan kaming mag-bill this month nung dumating yung coronavirus na yan, gato, ganyan, etc. Kumbaga, dumating lahat ng bills. Nagkataon na dumating lahat ng bills ngayong buwan na to, saktong may coronavirus. And then, yung question naman ni kuya, what if walang coronavirus? Paano nyo na-handle or paano nyo nababayaran yan? Diba, halimbawa, marami dumating na bills tapos wala namang coronavirus, paano nyo mababayaran nyo, paano nyo mare-resolve yung problema, kumbaga. So, ayan, medyo narinig ko kasi yung conversation kasi medyo malakas yung telepon. So, sabi ko na, oh, hala, lagot, paano yan? Oo nga naman, may tama nga naman si kuya. Eh di, sinabi na lang ni babe na ano, nagbaka sakali lang kami na mabigyan ng ayuda nyo kasi wala na akong trabaho and then yung asawa ko walang trabaho and then ganyan. Basta sa madaling salita, ang daming tanong ni kuya, paano daw kami makakabawi dun sa mga bills, meron daw isang website na, basta marami siyang sinabi na parang nawalan kami ng pag-asa na parang nagsenyas siya sa akin ng ganito
na hindi kami pasok kasi nga siguro nalaman niya yung sweldo ni babe, medyo okay naman. And then na-realize ko lang na siguro hindi nga para sa amin yun kasi mas may nangangailangan ng tulong kaysa sa amin kasi maswerte na nga kami. Halos hindi kami nawawala ng pagkain and wala kami sakit and safe kami, kumbaga. So ayun, nagpapasalamat na lang kami. And then after 10 minutes, si Kuya rompe. Sinabi ni Kuya, okay, yung sa telepono, okay, sige, may suswana sa inyo or may magdo-doorbell sa inyo and hihingi lang yung document nyo, gato ganyan. Ay, grabe, parang at the end of the convo, bibigyan din pala kami. Kumbaga, pinaano-ano lang kami. So, ayun, coupon siya na pwede mo lang siyang gamitin sa pharmacy and then sa supermarket, mga piling supermarket lang. And then, pwede mo siyang gamitin sa mga pagkain at saka sa mga diaper and then sa mga wipes o mga gamit ni baby. Pero hindi yung mga damit ha, hindi yung mga ganun. Tsaka bawal din yung mga sa pangpaganda ng mukha kasi syempre bakit mo naman, bakit mo naman gagamitin, hindi naman yung essential. Kumbaga yung essential lang talaga sa buhay natin. Ayun lang ang binibigay. So ayun, napakalaking tulong na binigay sa amin. So it's 300, worth 300 euro. Sa ibang mga Pilipino, binibigay 400 kung apat sila sa isang pamilya. Kasi kami, nakalagay dun sa letter, ang binigyan lang ako, si Matias at si Agatha. So, si Kuya may galit talaga sa asawa ko. Hindi sila binigyan kasi siguro nga may trabaho pa rin siya. Hindi talaga siya yung Casa Integrazione or yung sarado talaga yung trabaho nila. So, sa madaling salita, maraming salamat pa rin kasi sobrang laking tulong nun. Dito kasi sa Italia, mga kabayan, inuuna nila yung mga in difficulta or yung mga mas nahihirapan kasi iba naman kasi yung pamamalakad dito at ipamamalakad sa Pilipinas. And syempre, alam naman natin na mas may medyo kaya ang Italia kaysa sa Pilipinas. Kaya huwag niyo kukopir yung bigay dito at bigay sa Pilipinas. And nalaman ko sa Pilipinas, sabi kasi ng mga friends ko and isa sa mga kaibigan ko na ang binibigyan lang daw kasi doon ay mga kakilala ni Mayor or mga kakilala ni Kapitan or mga kaibigan ni Kapitan or kamag-anak niya. Hindi nila iniintindi kung ano yung status ng pamilya nila. So medyo nakakalungkot lang as my personal comment. Nakakalungkot lang kasi syempre may maraming mas may nangangailangan sa atin lalo na yung may mga bata. As my personal opinion, medyo nakakalungkot lang kasi kung gano'n ang proseso ng bata sa atin ayon sa pamimigay ng mga ayuda or tulong. Sana wag nilang isipin yung sarili nila, unahin nila yung mga taong may mas nangangailangan, di ba? So kagaya dito, parang siguro meron ding may mga kupit-kupit pero syempre mas inuuna nila yung humanity pa rin, yung pagkakaisa pa rin at pagmamahalan. Sana ganun din sa Pilipinas. Wag tayo maging sakim, guys. And ayun lang. Thank you for watching. Wala na kasi akong maiisip mai-vlog. So sabi ko sa asawa ko, ipa-vlog ko na lang to yung content ko kasi marami naman kaming time. And life update na rin kung ano yung nangyayari sa amin dito. Sa May 2, or May 1, pwede nang lumabas pero depende pa rin, guys, sa sitwasyon. So, ayun, let's stay at home and let's continue to pray. Magiging maayos din ang lahat. Please, sa bahay lang kayo, dyan lang kayo, mag-TikTok kayo, mag-vlog kayo, maglinis kayo, magsasayaw kayo, and tignan nyo yung mga lumang pictures ng mga nanay, tatay nyo, mga kapatid nyo. And maraming pwedeng gawin sa bahay, guys. So, huwag kayong mainip, konting tiis lang, matatapos na din to. In Jesus' name. So, shout out daw, wow, may pa-shout out na si Mayora. And shout out lang sa laging nagre-request and laging nanonood ng video ko kay Chard, ang aming kaibigan na si Chard. Please follow him kasi gusto niya din mag-vlog. Solo kaya nahihiya daw siya and kulang pa daw sa kapal ng mukha. So guys, let's help him na makapag-vlog din siya. And to my sister Jonabel, ayan guys, click nyo lang and follow nyo din sila. And to my sister Inot, ayan, ang laging nagbibigay sa akin ng positibo sa lahat ng mga video. And ayan, follow nyo din siya. And comment lang kayo kung gusto nyo magpa-shoutout. Wow ha! Hindi, kasi dun sa mga kaibigan ko, sa mga subscribers ko na pwede nyo rin i-follow tong mga kaibigan kong to. So ayan guys, thank you!